ikaapat na markahan. Nakaandakan na bang mabatid ang mga bagong kaalamang iyong matutunghayan patungkol sa nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya? Sino-sino ang mga nasyonalistang nanguna at kinilala ng kanilang kinalakihang bansang matatagpuan sa dalawang rehiyong nabanggit? Ano-ano ang kanilang mga naging gampanin? Halina at ating alamin ang mga kasagutan para sa mga katanungan. Bago tayo magsimula, ay maaari mong i-like at pindutin ang subscribe button para maging updated ka sa mga future video lesson. Ang aralin na ito ay pinamagatang Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Paano nga ba umunlad ang nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya? Hindi man tuwirang nasakop ng mga kanluranin, ay nakaranas pa rin ng maigting na imperyalismo ang Silangang Asya, lalo na noong 18th century. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpapatupad ng tinatawag na sphere of influence ng mga kanluranin sa bansang China. Gayun din ang pagigiit ng open door policy ng United States sa bansang Japan. Ang imperialismong kanluranin sa Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Naghangad ang mga Chino at Hapones na makawala mula sa imperialismong kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paghahangad na ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa dalawang bansa. China. Nagsimula ang kawalan ng kontrol ng China sa kanyang bansa nang matalo ito sa Great Britain sa unang digmaang opyo at sa Great Britain at France noong ikalawang digmaang opyo. Bunga nito, nilagdaan ang kasunduang Nanking at kasunduang Tianjin na naglalaman ng mga probisyong hindi patas para sa mga Chino. Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Chino. Ito ay ang rebelyong Taiping noong 1850 at rebelyong Boxer noong 1900. Ang rebelyong Taiping ay pinamunuan ni Hang Suchuan noong Disyembre 1850 hanggang Agosto 1864 sa Timog China. Sa paglalayong mapabagsak ang dinastiyang Qing na pinamunuan ng mga dayuhang Manchu. Bukod dito, hangad din ng rebelyon ang pagbabago sa lipunan. Gayun din ang pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan at pagpapalit ng mga relihiyong Confucianism at Buddhism sa relihiyong Kristyanismo. Tinuturing itong isa sa mga madugong rebelyon sa kasaysayan ng China, dulot ng pagkamatay ng mahigit sa 20 milyong katao. Ang rebelyong Boxer ay sumiklab noong 1899 sa pangungunan ng samahang Ai Ho Chuan o Righteous and Harmonious Peace na taglay ang kasanayan sa gymnastic exercise. Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon sa pamahalaan, ang pangunahing layunin ng rebelyong ito ay patalisikin ang lahat ng mga dayuhang nasa bansa, kabilang na ang mga kanluranin. Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga Boxer kung saan pinaslang nila ang mga misyonerong Kristiyano at mga Chinong naging deboto ng relihiyong Kristyanismo. Mula sa probinsya, kumalat ang rebelyon hanggang sa Peking o Beijing kung kaya't nagpadala ng pwersa militar na mayroong 2,100 na mga sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan. Dahil sa kanilang pagtutulungan, noong Agosto 14, 1900, ay nagapi at nabawi ng mga imperialista mula sa mga Boxer ang Peking. Dahil sa pagkabigo ng Rebellion Taiping at Rebellion Boxer, nagpatuloy ang pamamayani ng mga dayuhan sa China. Sinikap ng mga Chinong magsagawa ng reforma, subalit hindi ito na isang katuparan dahil sa impluensya ng mga kanluranin sa pamahalaang Manchu. Nang mamatay si Empress Dowager Chu Xi noong 1908, lalong lumala ang sitwasyon sa kahirapan ng China. Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad na 2 taon. Si Puyi o Henry Puyi para sa mga kanluranin ang huling emperador ng dinastiyang Qing o Manchu at itinuring ding huling emperador ng China ng reforma. Abangan ang susunod na aralin. Huwag kalimutang i-like at pindutin ang subscribe button para maging updated ka sa mga future video lesson.